So this time, isa-isa ay mag-start sa kanya. Umpisa lang po natin yung formal natin na Baptist distinctive. So meron pong walo. Tingnan niyo po yung mga copies. Pwede niyo po sulatan ng notes niyo lang nasa kanan. Okay? Masayin niyo naman yan. So ito yung lang natin pinaka-lesson today. Sana isa-isa po natin yan. Ito yung mga bagay na kaya sinabing distinctive kasi nagpapakilala sa atin. Ibig sabihin, kakaiba sa atin. So iba dyan ginaya, pero mamaya matututunan nyo, hindi nila kayang gayahin, especially isa dyan. Okay? So ibig sabihin again ng distinctive, paano mo nasabing, pag nagtataba ako, isa yung sa mga tanong sa'yo eh. May may pilosomong sagot na wala yun. Bakit ka namin i-hire? Ibig niya sabihin mo yung pinaka ano mo. Nagpa-kakaiba ka, ba't hindi ka, kasi yung iba nung marami, graduate din naman, experience nila, ba't ikaw i-hire namin, yun ang tanong mo yun. Ngayon, yung philosophong sagot na maganda, yung sabihin mo. Ano yun, anti-climax eh. Pero basta, alin din ba? Ano yung nag-distinguish sa'yo? Isa sa mga adjective na nag-isabi ko na, magaling, yun sabihin, good, may mga magaling. Trustworthy, sa academics, great yan, ganyan. Kaya sa mga ginagamit nilang term is distinguished. Ba't distinguished? Kasi kakaiba to eh. Hindi to karaniwan. Yan. So medyo malapit yung dito distinguished sa distinctive. Ibig sabihin, ito yung naghiwalay sa kanila. Pare-pareho kayong graduate, pare-pareho kayong matalino, may experience. Pero itong isang to, meron siyang ganito na wala sa inyo. Naintindihan nyo na ba? Okay, so kaya hindi natin dadaanan dito yung mga sobrang basic. Okay? Kung sila naniniwala sa Diyos, eh kahit Katolik o kahit Islam o nari, naniniwala sa Diyos. Hindi included dito yun. Okay? So yung included sa list is yung mga bagay na talagang kumbaga sa ano ba to? Anong checklist ba? Para malaman mo na yung Facebook nasa utak eh. Pero sa newsfeed ko kasi may mapakita sila doon, di ba? Ano daw yung relasyon ng cassette tape sa anong pencil? Pag alam mo daw, ano ka, matanda ka na. So kasi hindi malalaman yun ng mga bata kasi wala silang alam doon. Ang alam lang nila, play, channel, subscribe. Yun ang alam ng mga bata ngayon. Noong panahon namin, nire-rewind namin yung ginagano namin. Lalo yung mga nasa gym. Anyway, so ito po yung mga bagay na magpapaalam sa tao na hindi ito basta-basta. Ito yung Baptist. Pag meron sila nitong walo yan, no? Pero original actually, pito lang yung isa dinagdag lang. Okay? Okay, tuloy na natin. So number one, ano nakalagay dyan? Okay, so ganito po yan, ha? Yung nasa, pero ko rin, sorry. Hindi ko nalagyan ng lens yan, pero sabihin ko na lang. Ito yung Baptist, palang alliterate, di ba? Alliteration. So, ginamit yung mga letters para maalala. Di ba? Ganyan pong ginagawa kahit kaya pag nag-aaral kayo. Gusto mo kabisahan yung mga Baptist. Lagyan yung alliteration, mas mabilis yung maalala. So, tayo mga Baptist, alam naman natin ito, pito lang yan eh. Pero para mabilis maalala lalo, nilagyan, bago lang po ito. So, 1, 2, 3, 4, 8 yan. Nasa pinakaliwa, no? Ito na sa gitna po, ito yung common before nila in-invento yung alliteration. Okay? So, pareho lang po yan. So, pero mas accurate ito yung nasa gitna. Okay? Yan yung traditionally kinilalang Baptist distinctives. Yun yan. So, pero relate naman po yan. Kaya nga ginilagay ko sa table para i-evaluate. Okay? So, number one, gamitin natin alliteration para spells the word Baptist. So, letter B daw, alalahanin mo lagi, that is Bible. Okay? Ang sabi rin sa gitna is, ano? Wala ba sa upload ka rin ba? Wala. Ha? Nasetos mo ako rin.
sinasaksakaw isa. Be Bible as the sole authority. Okay? For all faith and practice. Yan na yung modern ano natin. Dinagdag natin yung mga bakit soul? Kasi kahit Catholic eh, may Bible din eh. Pero sila hindi soul. Alam yung soul? Di ang ano ha? S-O-L-E. Sola. Sa namin natin. Sola, nag-iisa, di ba? Parang solo sa atin. Nag-iisa. So, hindi lang ang Bible ang authority natin. Yun lang talaga ang authority natin. O sinabi pong authority, okay, para sa mga bata, ito yung nasusunod. Okay? So kaya, authority sa bahay, sino? Tatay dapat, no? So next is yung nanay. Okay? Sa basketball game, sino authority dyan? Referee, nung nasa baseball game. Okay? So laging ganun dapat. Sa isang organization, may leader. Pag nag-conflict, sino masusunod? Yung authority. Hindi ibig sabihin lahat siya yung gagawa. Okay, thank you. Wala lang ako may dito, outline. Wow, bata, minadahan na ako lang to. So, pag sinabing authority, siya yung masusunod. Pag sinabing sole authority, siya lang yung masusunod. So, again, kinokontrast natin yan sa mga maraming mga kulto at mga gaya-gaya na Christianity at mga lame. Iba naman tuloy din kasi lame. Ibig sabihin, dapat siya lang ang nasusunod sa mga bagay nang may kinalaman sa pananampalataya. Okay? At pati sa practice, ito po yung again unique sa Baptist kasi iba, again, isa po natin yung Mormons, okay, meron silang Bible din, wala sinusunod nila, pero alam natin hindi kasi nga, may other sources sila na conflict sa Bible, eh, paano susundin yung nagko-conflict? At hindi nyo ba yun? For example, yan yan, nanay, tatay. Sino susundin ko? Sabi ng nanay, pumunta ka sa kaliwa. Sabi ng tatay, pumunta ka sa kanan. Kaya parang sino tatay? Litong-lito siya eh. Kaya kung yung gagawin niya, mga lalaki, pag ano kayo, baptist na kayo, umira, huwag na yung kumuha lang yung baptist. Nadami yan. Kung hindi, convert nyo muna. Sinasharean nyo. Maayos sa Panginoon, yung maligtas. Dapat hindi nyo rin sila gusto. Amen? Ganun nyo, kasimple. Kasi magkakalito-lito kayo sa bahay. Okay? So kaya tayo mga baptist, yung magandang quotation naman isang baptist pastor, kasi sabi nila, if your boss is the Bible, you're a baptist. Ganda rin nun eh. B-B-B. If your boss is the Bible, you're a baptist. Tama po yun. Kasi yan talagang mapansin mo yan kasi ako po, nagaling ako Catholic eh. So, nung inaaral-aaral ko, isa-isa, ito yung Methodist, ito yung Muslim, ito yung ano, Catholic, Mormon. Mag-refer din na especially yung Catholic sa Bible. Pero sila mismo aaminin nila na hindi lang yan, isa lang yan sa mga sinusunod namin. Sa Mormon, apat ba yun? Sabi ko, sa Bible, Pearl of Great Price, Covenant Theology, mga ganun yan eh. Tsaka yung, ano pa, The Writing of Mormon. Joseph Smith. So, pag nag-conflict yun, hindi na tama. So, kaya tayo ngayon, ganito. Minsan, binabasa din natin yung mga sinulat ng mga church fathers. Okay? Kaya ganyan. Kasi nga, in a way, ano sila eh, documented yan eh. Mga binibenerate yan ng Catholic yan sa Orthodox. May kinukuha rin tayo doon as a proof lang sa mga bagay na nag-exist talaga. For example, yung mga Hudyo, sinabi na si Jesus ay galit sila kay Jesus. So, hindi tayo magtitiwala sa Talmud. Pero, kukuhain natin yun nasa reference na totoo palang may Jesus. Na bakit? Sino kinagalitan nila? Sino walang Jesus? Nakuha nyo ba yung logic ko? Parang ganito na lang. Marami, si... Yung anak ko eh. Yung anak ko na lang. Gusto ko malaman kung bakit nasira yung TV. Marami. Yung mga bata to eh. Alam nila, papaloy sila magising na maling yan. Kaya itong gagawin ko, bilang investigador, tatanoy ko sa isa. Anong nangyari? Nasaan ka? Anong nangyari ko ngayon? So, yung sa mga sasabihin nila, kukuha akong input doon, kaya hindi ako magtitiwala sa isa na lang sa kanya. Okay? So, ganun din pagdating sa religion,
yung Bible yung pinaka-pinaka-authority mo. Pag nag-conflict lahat, at kahit yung Bible, parang ang hirap intindihin niya, parang ang hirap lulukin niya mas na lang. Ano, dapat patayin yung ano, yung witch, yung ano, yung bakla. Ang hirap lulukin niya na. Sino na hirapan lulukin niya? Sino? Wala. Kasi natumuhan na kayo eh. Pero dati, ang hirap lulukin niya, di ba? Si Father Jess, talagang hindi makakalimutan yung session namin. Diba? So, kung mahirap lulukin, eh, alinaw, sinabi ng Bible yun, lulukin muna. Parang mga anak natin minsan ayaw kumain. Kainin mo yan! Iyak-iyak pa yun. Sarap, masarap pala. Diba? Eh, kasi hindi ka sumunod, hindi ka sumunod ka agad, hindi ka na napalo, di ba? So, ganun po ang mga Baptist. Kahit yung maintindihan, sa ngayon, paniwalaan mo. Okay? Ganun din naman kahit sa buhay natin, may mga bagay talaga ang hirap paniwalaan. At may atitindihin. Ay, delikado yung tumakbo sa highway, ha? Eh, sa tumakbo, eh. Mainig ka na lang, ah, pinalo ako, hindi ako mahal. Pag laki-laki mo, may nabalitaan na sagasaan doon. Yan, may nasagasaan po doon. O ngayon, anong asap, ano ka ngayon, di ba? Bata ka, magpapasalamat ka na lang, nag-isipig sa iyo, magulang. And then, practice. Ganun din. Kunwari, ito yung mga rin sa example natin ngayon sa panahon natin ngayon sa success among Baptist. Maraming Baptist ngayon, marunong paminsan sa Bible. Kasi ganito. Yung iba, masahin natin for example dito. Example lang kayo para may oras naman tayo. May instruction po sa mga magpapastor, for example. So, sinabi dito, no? Lisa ko na lang, sabi dito, this is a true saying, if a man desire the office of a bishop, he desire to good work. So, kung may gusto daw magpastor, maganda yan. Kaya nagbigay siya dito ng mga listahan na requirements. Alam niyo yung requirements, di ba? Dapat may ganito. Madami ito, pero yung ano na lang muna, yung very applicable sa mga Baptist ngayon. Okay. Itong 4 to 5. Sabi dyan, siya dapat ay nag-rule sa kanyang sariling tahanan. Obviously, siya ay may asawa, may mga anak, at yung wala siyang anak na rebelde. Okay? Kasi, pinapamalakadan niya yung kanyang bahay ng kasi sinabi ko, gravity, may authority. May kasalanan, pinapalo, hindi pinapabayaan lang. Okay? So, tanong. Hindi natin iba, maraming pwede. Example lang naman sa ating yun. Ito sa ating sole authority. So, kahit mga Baptist ngayon, yung iba, binata pa lang, ano na? Eh, ganun ba sa inyo ba? Binata pa lang, pastor na. Madami sa amin, yung sa alala, yung tawag ko ng pastor. Kasi hindi mo yung pastor. Sabi niyo, may pastora din pala yun. Wala namang pastora sa inyo. Meron na rin yung Baptist na gano'n. Meron ako. Kaya, yun, so kung Baptist ka, sundin mo yung Bible. Sabi sa Bible, dapat may asawa may anak. Ipipilit mo ba yung sarili mo doon? Yung Baptist, may gusto mo pastor. Parang pastora din, ganun. Ano yung madalas sasabihin ng mga pastora? May calling daw eh. Sabi nga kahapon, di ba calling-ling yun? Kasi ito yung sinabi sa Bible, tapos ikaw may calling. Sino yun? Ito yung sabi sa Bible. Demonyo yun. So ganun tayo eh. Kaya tayo stick tayo dyan kasi hindi biro sa atin yung Bible. Hindi ito kaya sinabi ng Diyos yun. Napakaraming Bible ko dito. Sino nakakapal? Makapal ba ito? Nabasa na nga ni DM ko eh. Nakailan ka na? Totoo ba yun? Stephen? Hindi. Pangatlo. Sabi na nanay mo, hindi pa eh. In a way, mahaba pero in a way, hindi. Kasi po yung mga batas nga ngayon, talagang napaka, ano kasi, nung elementary kami,
kahit yan sunod, tinuturo ka kayo maging concise, di ba? Brief, ibig sabihin, pila ka, huwag mo pagbasahin na kahit sa mga ano, bio data. Summarize mo lang, hindi nyo kailangan malaman yung, yeah, parang yung maninong testimony. Okay lang yun kasi hindi naman kayo train. Eh. Pero later, kahit mga pasto minsan, nagtitestimony ko saan-saan. Be brief, ibig sabihin, kung ano yung kailangan malaman, sabihin, at the moment, yun lang sabihin mo. Okay? So, ganun din ang Bible, napakagaling nito, kahit ganito lang kaiksi, pag nasabi niya yung dapat niya masabi na. At katulad niya, sa buong pastor, sinabi naman doon, inulit pa yun sa Titus. So, ibig sabihin, pag binigay niya ito yung requirement para ng pastor, ha? Lumalaban ka ngayon eh, gusto ko naman pastor kasi may magsusupport na sa akin. Hindi ko na kailangan magpabaho eh. Ito yung sabi sa Bible. Ang ginagawa na iba, nagtatrabaho sa pastor, okay din siguro yun. Oo, okay ako dun. Pero again, may asawa at anak daw eh. Ano yan? So ang dami ngayon, kahit mga Baptist, sinusuway itong utos na ito na inulit ng dalawang beses. Actually, kahit isang beses lang sinulat sa Bible. Ito na yun, sinulat sa Bible. Eh, dalawa pa, inulit pa. So kaya ngayon, ano nangyayari sa mga ibang churches? Yun nga, mahina. Pag sumuway ka ng isa, dalawa, nireview ka pa, patuloy ka pa rin, itigas ka na. Hindi rebelde ka na, salita ng Diyos. Kaya kasi sabi niya, paano yung Baptist pa rin pa yun? Yun ang tanong. Ano sa palagay niyo? Okay. Dakatin yung panahon. So maaaring nag-umpisa ng tama, Baptist pa rin, may sinuway na isa, dalawa, tatlo. Yung susunod sa kanila, eh sinuway nga ito ni Pastor eh. Suwayin din natin yung iba. Dati yung panahon, hindi na baptist yun. Hindi na baptistic kasi hindi na sumusunod eh. So yun ha, hindi ko sinabing sumuway ka lang ng isa, hindi na baptist. Okay? Hindi naman ba? Unas, authority, sinusunod. Actually, magtatagal tayo dito kasi ito yung pinakotante. Okay, yung pito na susunod dito, nakabatay dito sa una. Kasi kung hindi mo sinusunod yung una, wala ka na parang susunod yung pito. Okay? So dito, kaya ang katagita. Dito ko, authority, sinusunod. Soul, nag-iisa lang. Eh, basta bakit may iawa? Katulad dito, sinusunod ko ba to? Habang sumusunod, eh, libro lang to. Compilation lang ko ni Stringer. Pero pag may nakita ako dito na hindi nakaayon sa Bible, dito lang tatapon to. Pero, ano, sabihin ko yun ang mali kay Stringer. Okay? And then, meron din ako dyan kay David Lau, nakatulong ng marami sa, malaki sa akin yun. Kaso, pre-trim siya. Oh, hindi ko naman na-explain na maayos. Hindi ako saniniwala sa akin sa part na yun. Bakit? Kasi ito yung sinabi ng Bible. Okay? Soul authority, nag-iisa na ating authority. Pero pansin nyo na, for all faith. So obviously, pag may sinabi yung boss mo, kunwari, ang sabi ng boss mo, eh, nag-agree ka dun eh. Pumirma ka ng kontrata, may sasweldoan mo, kung susunod ako sa'yo, magbebenta ako na kung ano man yan. Diba? Kaya kung matalino ka, alamin mo yun sa umpisa pa lang. Diba? Sa iba employer, ganyan din naman yung tatanungin kayo. Sa amin, gano'n. Kasi ayoko mag-i-employ niya, daming gastos kasi tao niya, tapos yun pala, ayaw mag-voting, yung mga gano'n. Tanungin ko na kayo. Okay? So, papasukin mo yan, San Miguel Beer. Magbibenta ka ng beer, for example. So, against yan sa ano mo, huwag ka nang pumasok dyan. Ngayon, kung pumasok ka na dyan, eh, kailangan mo sumunod. Hindi yung sinasabi ko, kahit hindi tama, eh, pumasok ka dyan, umalis ka muna dyan, bago ka sumaway, sumuway. Tandaan niyo po yan, ha? May distinction na gano'n. Kaya, gusto ko sabihin dito, pinag-usapan natin dito, yung mga may kinalaman lang sa pananampalataya. Okay. So pag may boss ka at yun nga, inuto sa'yo. Ngayon, yung pananampalataya namin, nasa taas yan eh. Pero hindi mo dapat idamay yung lahat ng bagay sa buhay natin na walang kinalaman dito. Okay? So again, ganda ko nila siyang may kinalaman eh. Sa ano yun. Sa akin naman laban yun. Pag pinaplakasin mo na naman tayo ng buhay. Okay. Tuloy naman tayo sa context. So, lahat na may kinalaman sa faith, sabihin, pananampalataya, sa church, kaligtasan, ano pa yung kinalaman sa pananampalataya?
dito ka lang kumuha sa Bible, okay? And practice kung paano mo gagawin ngayon yung pinanampalatayan mo sinabi mo. Kaya napagkita rin kayo sa paano magpapastol, sinabi naman dyan, ano gagawin mo. So, another example pa ko na, yung piyesta. Sa mabang mga piyesta? Ha? Sa mabang mga piyesta? Depende yan ng ano? Depende saan? Ha? Depende sa okasyon. Yung piyesta nga, may ano natin. Piyesta lang ang pit. Piyesta ng panaba. Kami-invite ka ng classmate mo. Pahay na pahay dito. May iba kasi alam na eh. So, dito ko ha. Ito sabi ng Bible. Masama ba o hindi? Yung keyword natin doon. Ha? Dispose. Okay, sabi dyan. Sige po, kaya magbasa. If any of them that believe not give you the peace, and ye be disposed to go, whatsoever is set before you, keep asking no question for conscience sake. But if any man say unto you, this is offered in sacrifice unto idols, keep not for his sake that showed it, and for conscience sake, for the earth is the Lord's and the fullness thereof. Conscience, I say, not thy own, but of the other. For why is my liberty judged from another man's conscience? Ay, bilisan ko na lang, kasi example lang ako natin. So, sabi lang dito, kanina pa siya sa Bible, may kaibigan ka, hindi naman tayo KJ. Ano, pagkainan lang yan, sabi nga nyo, mapapis yun ako. And pabisyo lang natin eh. Ang dami yan, di ba? Para ngayon pa lang, isip na ako eh. Kaya tayo dyan ang bico, kaya tayo pansit, kaya tayo chicken curry, at kaya tayo dyan ang Shanghai. Dahil, nagtalamdam na ba? Okay, yun na. Wala. So, walang ano dyan, no? Masama dyan. Kainan dyan, yun ay okay, no? Pero, pero ano lang yan, gawain katoliko daw yan, ay karamihan ng Pilipino katoliko. So, itindihin natin bakit tayo inimbitahan, ano yung gusto nila pagawa sa atin. Ngayon, kung alam nila, wala, hindi naman sila iniwala rin sa iniwalaan nila eh. Ano ba yung karamihan ng katoliko yan? Tradition lang. So, sinasabi din sa Bible na parang ino-offer nila sa kanyang Diyos Diyos. Di ba, yung piyesta, yung piyesta ni San Pedro. Ganun. In a way, ino-offer nila ka San Pedro, in a way. So, pero, yung conscience na tinatawag dyan, yung, hindi naman nila alam yung kasi nga, hindi din nila conviction yung kasi either hindi na-explain sa kanila or hindi na pinawalaan, nakikipos lang sila. So, kain at kainan lang, kaibigan mo, classmate mo, gusto mo siya natin na kain ka. Pero may sinabi dito, pero, pag yun ay specify niya na hindi kaya ka ng kaya ngayon. Alam mo kung bakit tayong piyesta dito? May pinanong ka pa? Bakit? Inoper ka niya San Pedro. Pero bihira po yun. So kung sakali lang, sabi niya, huwag ka lang kumain. Hindi dahil bawal yung pagkain, kasi nga wala naman yung gusto sa nila. Pero para sa konsensya nila. Kasi pag kumain ka, parang mo lang sinabi sa kanila na, oh, okay lang pa yung mga Baptist na bakit piyesta eh, kahit inoper kay San Pedro. Nakita niyo yun? So nakita niyo yung kababawa nila dito. Sinasakya natin kasi nga, hindi naman nila alam yun. Pero pag nagkataon itong mga tapanating ko pala, gusto ka lang, alam mo na, yung tawag dyan, silain or ano man yung tawag mo dyan. Huwag ka na sumama para sa kanila, para hindi sila makisot sa iyo. Okay, sana nakuha niyo yun, iba kukuha naman yun. So ngayon lang mga illustration dyan. So another, yung dating tawag natin dyan, yung mga dating literature, yung nakalagay sa gitna, simply ano yan, sole authority of scripture. Okay?
So bakit natin ginawang Bible as the soul? Ganun din yun kasi nga, para naman literate natin. Okay? So ngayon, kailangan natin sabihin na hindi basta Bible yan. Okay? So nung panahon kasi nila, hindi nila kailangan specify sa panahon natin ngayon, kailangan eh. Kasi kahit po yung, tinitingnan ko ngayon isa sa mga nadaanan kong material dito kay ano, kay Bakato. Kasi si Bakato, sigat na sigat natin yan eh. Kasi si Bakato may sariling Bible, hinahan ko sa ESV. So pag kahit masabihin ni Bakato, hindi si General ah. Ito, John. Kahit sabihin niyo pang Bible is the sole authority kasi Baptist din yun. Ano, Southern Baptist ako binagamit. Reform yan, mga Calvinist. So, kailangan specify natin. Anong Bible niyo? ESV, kasi kahit sila, yung ESV, alam nila, hindi yan. Number one, inspired. Sabihin nila, inspired. Pero hindi yung ngayon. Kasi nagkamali na yan sa translation. Si Baptist Day. In error, walang mali. Sabihin nila, walang mali. Yung original. Yung nalay, nasa na yun? Wala tayo. Sabi, ito yung word of God eh. At in-expect ng Diyos, sasundin natin eh. Kung wala sa atin yun, hindi. Wala lang kulit yun. Nakasunod pa ba? Ito yung mga yan, sa kama yan. Isulat niyo po doon sa notes mo. Okay? Hindi ko na sinulat kasi ito yung pinaka-outline natin. So kung Bible yan, ang dapat obvious sa atin, dapat sa English lang ha, King James. Ngayon, kung may salit tayong sa Tagalog na equivalent, okay yun. Kaso wala. Naka-Pilipino kayo, nag-aaral ng English. So, pero, question. Ibig sabihin sa English na parang sa ibang language, parang yun nga sabi ko, di ba? Kapag natin Pilipino, Tagalog tayo. Kaya nag-iaral naman tayo English. Ngayon, kung talaga hindi ka marunong mag-English, kaya nga dapat may salin na Tagalog. So, sa panahon natin ngayon, itong ginagamit na pinagbigay natin dyan. Yung testament lang yan. So, okay yan. Ano yan eh. Ginagamit natin yan so far, ha? So, pero kahit nag-Bible study na tayo, ginagamit natin yan. May nakikita tayong maling salin. Or tama rin kaso malabo, or hindi kompleto. Yung sinasabi ko ngayon, so ang gagawin natin, dahil hindi naman niya sinalin na talagang kilalang nagsalin. So, ang authority pa natin, English. So, wala nang iba talaga? Isa nga yun. Kung meron, ikaw, subukan mo. Oo, oh, kung may nagsalin yan, wala problema talaga nakita ko. Sa Spanish, may sinasabi sila yung mga kaibigan natin sa US na sa US kasi dahil nagsalita ko na ng Spanish. Hindi ko na alam yung history doon. Pero, so meron silang ano, meron silang reliable daw na Spanish version of the Bible, the favorite sa King James. So, yun din yun, word of God yun. So, pwede mo yung validity, translate sa... Definitely, kasi nga, originally, Greek ang ano eh, yung Testament. Kung sinali sa English na maayos, word of God pa rin. Okay? Yun yun, okay? So, walang mali, preserve, in-inspired dati, preserve, so inspiration, not preserve din. Importante yan kasi sabi ni Abante, hindi lang inspired niya ba na eh, King James eh. Nasabi ko lang kasi. And then, yan, so kinukontas natin sa ibang version na yung sabihin, hindi pwede i-claim ang Bible ng authority. Nasaan yan? Nasa langit. Paano ko susundin? Hello, kumo ko eh, yan. Kaya nililinaw natin mga Baptist, andito yan sa atin. Amen? Amen. Hindi mo basahin. Oras na. Okay, so yan tayo po. 1, 2. May question ba doon? Sabi nga sa inyo, sobrang importante nito. Meron tayo separate na seminar. Tapos na eh. Hindi nyo nabutan dati. Nasa YouTube yan. Ito, sinasummarize na natin. Ito po yung mga other scripture, no? Sabi dyan, all scripture, may basa po, ready to. All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Ito,
siguro din, diba? Alam ko ito ay medyo, ano eh, anyway, pareho lang yun. Tuloy kami na channel ito. Anyway, ano sabi dyan? Actually, dito na sinamalize nila sinabi natin. Inspire, sinabi ng Diyos. Verbally, sinabi niya. Kasi hininga niya. Okay? At dahil sinabi yan ng Diyos, yan ay karapat-dapat at may kinabang kapag ginamit mo. Saan? Sa pagtuturo. May doctrine. Alam niyo yung doctrine, di ba? Kahit sa school niyo po, minsan pinapasadahan niyo lang yan. Pansin niyo po yung pag-aaral niyo sa school. Ha? Okay naman niya, pero dahil nga alam nilang din authoritative niya, katulad ng science ngayon, yung iba niya mababago eh. Kasi na-discovery niya yun. Okay? Ang panahon namin, ilan ang planets? Panahon niyo ba natin? Ngayon, ilan ang planets? Ano ang mayayari sa isa? Sumapo? Hindi sumapo. Iniba yung category ng Pluto kasi marami silang na-discover na halos kasing laki lang ng Pluto. Okay, yung Aries, yung ano yung malapit dito? Yung nasa asteroid belt? Ceres. Ceres, Aries. Diyos sa'yo. Maki-maki. Saan na yung ano yung planets? Dwarf planets, di ba? So, gusto ko sabihin sa science, yung science niyo, next year baka hindi na. Kaya what they do, pag nagtuturo sila, sinasabi hindi sa isa nila. So, huwag kayo titiwala doon na parang Bible yun. Okay? May time na tinuturo sa schools, hanggang sa center ng universe, Earth. Naniniwala ba kayo doon? Yung totoo, pinatay nga yung kumumpa doon. Eh. Naniniwala ba kayo doon? Oh, katoli ko yun, tama. Si Galileo, dyan na pinulong. Okay. So, pero, ba't ang Bible daw, pwede mo siyang boom. Doctrine. Talagang pwede ka maging firm. Ang sinabi ng Bible, yun yun. Bakit? Kasi hindi naman mababago yun eh. Hindi siya katulad ng science ngayon. Kaya sabi niya, foreign proof, ganun din yun. Sa panahon natin ngayon, ayaw natin katuloy yung mga Baptist ngayon. Yung iba, mga lame ang tawag natin, mga mahina. Kasi hindi na tinitindigan yung sinabi ng salita ng Diyos kasi, eh, baka ano, magalit yung iba eh. Kasi lalo na pag pinapagalitin mo yung isang tao dahil sa kung anong sinilawa niya or pinuturo niya, hindi ka pala sigurado. So, pero pag sigurado ka na, it follows na, pwede mo siyang, boom, boy, mali yan! Kasi sigurado ka doon at hindi na magbabago yan. Amen? Ganun din, correction. Paano mo siya i-correct kung hindi ka correct? So yung Bible, pwede mong gamitin reproof, doctrine, correction, and then instructions for righteousness. Kung yung iba naman, okay, wala nang ginagawang masama masyado to, paano siya magpo-progress? Anong gagamitin mo? Ay, basta gamitin natin ng mga sinulat ng mga psychologists. Ganun ba yun? Pwede mong gamitin yun, pero ito pa yung main text mo. Okay? Tindihan nyo ba yun? Ito yung main. May quote ka dito, mali yun. Kung may text na sinusuportahan to at nakakatulong, sige, gamitin mo. Amen? So, parang natin yan, dami na, ito kahit si Midstring yan, hindi naman sa ano, dami yung sinulat eh. Hello? Pero napansin ko dito, wala siyang bibliography. Hindi ko. Pero magaling ba, gusto ko yung ano niya, exposition niya sa Calvinist. Anyway, may bayad o. Oh. Okay lang ko lang. So, ngayon sa internet wala na eh. So, marami siya sinulat. Ayan. Pero, pag may isa dyan na nag-context sa Bible, hindi natin siya susundin. Okay? Okay, tuloy natin. So, para saan ngayon? Kasi sabi natin na bakit pag ang Bible mo, wala, hindi ka mabili, hindi ka mahawakan, hindi ka mabasa. Dito to. Kasi sabi dito, gagamitan mo nga ito. Paano mo gagamitin ka? Wala kang copy. Amen? Kaya sablay agad itong mga non-King JV. So kaya sabi dito, gagamitin mo yon para naman yung lingkod ng Diyos, yung man of God, yung man of God especially, tinutukoy yan sa pastor. Pero hindi rin lagi.
Okay, so sino yung mga tinawag ng man of God sa Bible? Sino? Si Moses. Sino pa? Si? Si Paul. Si Timothy. Si Elisha. Si Elijah. Okay? So pero, si Abraham, friend of God. Well, anyway, sabi lang ng man, ang man, hindi man, lalaki. Kaya kahit sino po yan, basta man, tao din, di ba? So, pag yung tao ay sa Diyos, pwedeng man of God. Okay? Kaya paano ka katotohan? Gamitin mo yung Bible. Okay? Para ikaw ay mag-mature, perfect, totally furnished. So, pwede ka niya rin pasuhin. Yung nga natin Tagalog yun, di ba? Alam mo yung furnish? Puno, okay? And to all good works. So yung Bible, hindi ito pang basics. Yes, andito yung basic, fundamental. Pero, beyond that, andito rin. Amen? Kaya hindi po lahat ang turo pare-pareho. Yung iba, mas importante. Pero pag nakuha mo na importante, alam ka naman lagi tayo grade 1, grade 2. Pag medyo, ano ka na, advanced ka na, saan ka nakukuha? Bible school. Ah, kung align dito, okay lang. Pero andito na rin yan eh. Sa totoo lang. Okay? So, yan. And then marami pa tayo dito. Isa-isa natin to. Bible ba kayo dyan? So, tingnan natin sa Psalms 119. Forever, O Lord, Thy word is settled in heaven. Hindi sinabing nasa langit lang. I'm sure sinettled na doon. Hindi sabihin, ay, ano yung settled, di ba? I'm sure, hindi lang magbabago. Okay? Asylum po. Sa Joshua. Mukhang alam na lang sa iskola tayo ngayon. Joshua 23:6. Basahin ko na lang po sa inyo. Be ye therefore very courageous to keep and to do all this that is written in the book of the law of Moses, that ye turn not aside therefrom to the right hand or to the left. So, yung sabihin, talaga may rule book sila, yun ang Bible. Panahon ni Joshua, yun yung Pentateuch lang. Torah. But obviously, in-expand ng Panginoon yan sa law, in the prophets. And then sa ating ngayon, New Testament. So, Joshua 1:8, yung sabihin nyo? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. For therein, thou shalt make thy that thou may observe to do all things that thou do. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So, alam natin yung success, yung goal natin, hindi lahat nagkakaroon ng success sa buhay. Tama? Depende sa area ng buhay. Pero, malinaw pa sinasabi dito, pag ang sinusunod ko lang sa salita ng Diyos, magkakaroon ka lang ng success, hindi lang basta success, good success. Okay, lagi natin may emphasize lang sa mga bata. Kasi mga bata, binibili nila course nila. Minsan lang, ang iniisip lang, pera. Ano ba mo, ano ngayon? In demand. Okay din yun, kasi nga naman, baka naman mag-nurse ka na naman. Ang dami na nag-nurse ng panahon nila, hindi rin nagkano, no? So, ano ba yung demand? Yung sabihin, yung kailangan. Kasi nga, kaya tayo nag-aaral, para maglingkod ka, kailangan ka. At pag binayaran ka, successful ka na ba dahil lang mayaman ka? Some point, di ba? Success, pera. Kaya sabi sa Bible, good success. Kinualify niya pa even further. So, yung success na dapat meron ka, hindi lang basta may pera. Kasi ibang mga lokolong may pera din. Di ba? Ibang kulto may pera din.
Diba? Yung mga smuggler, may pera din. Yung mga polak, politika, may pera din. So, mababaw na narito ang pamatayan yun ng success ng pera lang. Okay? Kaya sabi dito, good success, paano yun? Basahin mo yung Bible, sundin mo. Meditate mo. Alamin mo yung ibig sabihin nun. Amen? Kaya mga ngayong araw, ang alay 7 tayo dito. Kasi aralin natin talaga eh. Then, Matthew 5. Okay, very famous yung Matthew 5, pero tayo sa 17 to 19, sabi dyan, ay lang, ay. Hindi ako na lang. Kasi ano lang ito eh. More ano lang. Kasi yung 1 Timothy, 2 Timothy, 3:16 to 17, kompleto na yun. Actually. Ito yung mga supporting verses lang. Sabi dyan, think that the time come to destroy the law of the prophets, I am not come to destroy the law of the prophets. But when I said to you, till heaven and earth shall pass, one jot or one tittle shall be no wise pass from the law, till all be fulfilled. Whosoever therefore shall break one of these least commandments and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven, but whosoever shall do and teach them the same shall be called great in the kingdom of heaven. So again, andun yung emphasis sa salita ng Diyos. Pag sinuway mo, may paglalagyan ka, negative. Pag sinunod mo, tinuro mo pa, positive, reward yun. Amen? Amen. So yan. So actually, kaya ito, mga tumagal na dito sa atin. So alam nyo, napansin nyo na kahit bata ka pa, si Julia, sigurado. Nasaan si Julia? Kahit bata pa yan, isa kahit ko na sabihin sa kanya, alam nyo na eh. Alam ko na yan, pupunta na naman tayo dyan, memory verse, Bible, preaching, pati awitin natin, puro Bible. So alam niya na. So pero ngayon, inaalala lang natin, parang sa school, di ba, pinag-aralan niyo pa yung mga languages, di ba, lalo Pilipino. Ano yung pangalan, pandiwa, panghalip, pinag-aralan, ginagamit ko na araw-araw yun eh. Para ngayon, mas structure yung pangunawa ko sa ating lingwahe. Para magamit mo advance yan, hindi ikaw yung parang slang, di ba? Yo, what's up? Yung mga slang. I'm gonna go going. So, may natindihan ka pero hindi mo isusulat lalo sa libro. At ganun din, pag mag-preach ka sana, gamitin mo yung slang, pang-asar lang. Okay? So, pero gusto nila ikinig, alam niya may tindihan yung sinasabi mo. Lalo pag importante yan at may oras lang tayo para makinig, gusto ko po man nagkakaintindihan tayo at di kita mamimisinterpret kasi nga ginamit ko yung language na legit. Okay? Lalo salita ng Diyos ngayon. Dahil ito ay ating minimeditate, pinag-aaralan, kinukuha, kinukod. Bakit ito maninuha? Kasi sinabi ng salita ng Diyos ganito eh. Eh, hindi ganyan yan eh. So, pinag-ano yan, kaya nga nagkaroon po ng mga verses, alam niyo ba yun? Dati walang mga verses-verses ng Bible. But ngayon, hinati sa chapter and verse kasi talagang pinag-aralan po ng gusto yan. Kaya huwag na huwag kayo tatama rin dyan. Amen? Amen. Yung Bible na yan, ilang beses yung na-scrutinize na ng maraming tao na before us. Okay? So yan ang baptist number one. Ay, nako, Bible, ang authority. Kahit ayoko pa. At kahit ibang tao pa yan. At minsan yan, kahit unbeliever eh. Hindi na ako niniwala dyan eh. Baka malaman yun, baka kausapin kayo nyo sa konsensya nyo pag binanggit yung salita ng Diyos. Dahil ito talaga yung salita ng Diyos. Okay? Nakaisa pa lang tayo. So this time ay, ano yung isip ko kanina? May ano ba? May testimony? Daddy? Ano de? May kinalaman dito de ha? Survive si Daddy. Ano to? Bakit ito? Sige po, para kung ano yung pambayad sa taas.